Hello guys! Welcome back to Roots & News! This is Mara! Ayan, nakikita nyo na kung ano ang nasa harapan ko at yung mga nandiyan. This is it! Ito na ang aking fern collection video. So, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga fern collection. I have 45 fern collection. Ayan, meron akong 45. Yung iba may kapareho na, guys. Yung iba namatay. So, ipin-45 ko na lang para sure. So, let's start na. Alright, before I start, syempre, don't forget to like and subscribe to my channel, Roots and Use. Ayan, and I also have my Facebook page and my Instagram account. So, please visit. Nasa description box po ang mga link ng aking social media account. So, let's start, guys! Alright, lagi ka na dito. So, kasama ko pa rin si Jen. Syempre, lagi naman natin kasama si Jen. At cellphone ang gamit namin camera ngayon. Ito ang bago kong biling fern na talagang ang tagal ko nang naghahanap ng murang ganito. Alam niyo naman, medyo budget meal tayo, guys. So ngayon nakakita ako ng medyo mura-mura. It's only 300 pesos. Ang ID nila dito is parang 3 fern. Pero sorry guys, hindi ko masyadong alam yung mga IDs kasi sobrang dami ng varieties ng fern. Ayan, pasensya na kayo. So sa mga fern expert, plant expert, pasensya na kayo kasi please help me na lang to ID the fern. Don't bash me. Okay, so malapit ng umulan, guys. So Jen, lapit ka dito. Ayan, nakikita nyo yung height niya. Pero medyo pinatong namin siya, guys, ha, kasi para makita niyang maigi. So ito yung dahon niya. Okay. Tapos ang pangalan nito is mga bagong ano lang niya to, leaf. Ganito siya itsura niya. Jen, pakita mo. Ito yung kanyang, nakalimutan ko yung pangalan, sorry ah. Mabibiglaan na naman tong pagbablog namin. So pag dumubo siya, ganyan. Ayan. Sobrang gandang-ganda ako dito. Minsan nasa loob to ng kwarto ko. Kinakantahan ko siya. Char. So ayan, binigay ito sa akin ni Kuya Francis of Janelle's Ornamental Trading. Bisitahin niyo yung kanyang garden. Next, ito naman ang Neprolepsis Exalta, or they call it Marisa. Ayan. Sobrang lago niya. Tignan mo nyo yung kanyang dahon. Ayan. So, ito, magkano? Parang mga 400 ko nabili or 300. So, may discount kasi ako sa Celia's Garden. Alright. So, ito yung kanina kong pinakita is Exalta. Ito is Exalta din. Pero, kala nyo guys magkapareho sila, pero hindi sila magkapareho. Hindi, hindi, hindi. Kasi guys, ito, ang dahon nito, sobrang nipis lang niya. Medyo madali siyang mabali. Ito naman, sobrang kapal. Ruffle fern din ang tawag nila dito. Sobrang tigas naman ng mga dahon nito, guys. So, magkaiba rin sila. I think 300 ko lang din to nabili or 400. Sorry, hindi ko na matandaan. Visit nyo na lang sila yung garden shop sa Celia's Garden. Ayun. May discount kayo doon pagka nagpunta kayo. Just tell them na napanood nyo yung vlog ko ng Celia's Garden. Alright, next, ito naman ang not sure kung anong tawag dito kasi sabi ni Kuya, hindi rin masabi ni Kuya Francis ng tawag, diba? So, parang fishtail fern din siya. Pero ito, iba kasi. Guys, pataas siya. And humahaba talaga siya. Tumataas to. Yung kay Jen, sobrang taas na nung kanya. Sa akin, ewan ko. Hindi pa siya tumaas. Ayan. Next, ito naman. This is the coral fern. Meron pa akong isa dyan eh. Actually guys, hindi to fern. Tinatawag lang natin siyang coral fern, pero hindi talaga siya fern. Bakit? Kasi ang fern, guys, ay may spores. Ano ba yung spores? Ano ba ang spores? Tignan natin. Ito po ang spores. Ayan.
ang fern ay may spore. So, ito yung pinopropagate natin. Ayan ang pinopropagate natin. Ang mga ganito po is parang family ng moss tong mga ganito. So, hindi. Sinalo ko na lang din kasi since fern collection. So, parang binibilang lang din natin sila sa fern. Pwede naman siguro dayain na ganun. Alright, yan. Ito naman yung ating fish. Ang tawag din nila is cross or fishtail fern din. Kasi yung mga dulo ng kanyang dahon ay parang fishtail. So, etong fern ko na to, minsan malago, minsan naglalaga. So, ngayon naglalaga siya. Kaya ngayon, nandito lang siya sa labas ng bahay. So, normally, ito nasa loob ng bahay. Yung iba kong fern, guys, nilalagay ko talaga sila sa loob ng bahay kasi love na love ko sila and baka mawala. Ewan ko, basta gusto ko lang silang nasa loob. Pero normally, lalabas ko rin sila. Next, eto na. Isa sa paborito ko rin to. Silver Lady Fern. Ayan. So, lumalaki din to, guys, ha. Nabili ko to sa TNY Hub. Ayan. Na-vlog ko na rin sila. I bought this for 900 pesos. Alright, so next naman is yung ating crispy fern. So, ang tawag nila is crispy fern. Kahit nung hindi ko na rin maano sa pag ginugan nyo, guys, medyo mahirap dahil yung mga dahon. Kahit yung mga expert ng fern, normally, chinecheck, pinapakita pa talaga nila, tinatanong nila, pakita nyo yung mga dahon, kung anong itsura. Kasi halos magkakapareho sila, kaya dapat expert talaga yung magsabi. So, etong dalawang to, magkaiba talaga sila. This is a crispy fern. Iba yung tubo niya. And eto din. Hindi rin alam yung ID ni Kuya Francis. Ayan. Pero, sobrang tigas nung dahon nito, guys. Ayan. Ganda din ito. Binigay lang sa akin ni Crispy Fern. Ni Kuya Francis ng Janelle's Ornamental Trading. Ayan. Love na love namin yan si Kuya Francis. Okay, next. Ito naman. Ayan. Bigay sa akin to ni Jen. Galing naman to ng Isabella, guys. Hindi din namin alam yung ID. So, ayan. Pakita mo, Jen. Yung dahon niya kakaiba. Tapos yung dulo niya. Nagkaka-baby. Nagkaka-baby sa dulo. Ayan. Ang cute din nito. Madami ako nito binigay sa akin ni Jen. Thank you, Jen. Alright. Next. Next is yung staghorn fern daw to, sabi nila Miss Allen ng Celia's Garden. Binigay ba sa akin to? Ayun! Binigay pala sa akin to nila Ma'am Celia. Thank you, Ma'am Celia. Ayan. Ay! Ayun pa! Ay! Binigay ni Ma'am Allen. Ayun. Sorry ah. Ng Celia's Garden. Tapos eto, nabinigay sa akin to, dalawang dahon lang ngayon. Eto na. Tatlo na. So this is my Boston fern yung variegated. Kaya lang kasi nung libre lang to sa Plantix. Nung binigay sa akin. Siyempre, di ba choosy ka pa ba? Pero meron pa akong isa. Kaya lang medyo nawala na ng dahon, so pinapalago ko pa siya. So, ayan. Pakita lang natin. Meron pa siyang ibinigay sa akin last time eh. Nahiya ko pakita, medyo pangit pa siya ngayon. Kaya nandyan nakasabit. Ay, eto pala yun! Ayan, hindi ko na naalagaan. Eto guys, so, nagtutuyo-tuyo. Ay, kasi ang sabi niya sa akin, ibababad ko daw for 6 hours. So, hindi ko masyadong nagagawa yun. Sorry, next time gagawin ko. ID. ID! Pakpaklawin. Ito na lang na ID. Di ba bird's nest yan? Hindi rin. Pakpaklawin is bird's nest, oo. Tapos ito hindi ko din alam eh. Basil fern. Ito yung next. Kabibili lang namin ito kanina. Ayan, ang mga dahon niya. So, hindi rin namin alam yung kanyang ID. Ganda niya, di ba? Ito yung mga tumutubo kung saan-saan lang. Pero guys, hindi yan basta damo-damo lang. Fern yan. Okay. Ito yung isa kong favorite.
Ano na ba ang tawag dito? Nawala yung kodigo ko, girl. Ayun, Ludens. Oh, lapitan natin. Ayan, Ludens fur. Medyo nagbo-brown tips na siya, no? Kahit nasa labas siya, hindi ko din alam kung bakit. Ayan, ang ganda kasi ng dahon nito. Fern din to, guys, ha? Alright, next natin is ito. Nasa Instagram account ko din to nung bago naming bili to. Ayan. Nung bili namin, binili to ni Jen online. Ayan. Hindi ko na, nakalimutan namin tanggalin. Kasi ito, coconut fern daw. Coco fern daw ang tawag dito. Ayan, ang ganda niyan, guys, ha. Sobrang ganda ng dahon. Kaya lang ito, hindi ko maintindihan. Pag tumutubo yung isa, nagda-dry yung isa. So, hindi ko tinatanggal. Ewan ko, pero gusto ko na rin tanggalin. Tapos, dyan pakita mo, ganito siya, oh. Yan. Parang may buhok-buhok din. So, siguro kailangan ko itong palitan ng mixture, ng media. Naman, hindi... Alright, guys, next naman. Hindi ko na alam kung nakapang ilan na to, no? Maidenhair fern. Ayan. Meron siyang kasama na ibang fern din. Hindi namin alam kung anong ID nito, guys. Ayan. So, next. Okay pa ba kayo, guys? Medyo madami pa to. Susunod is, eto, yung normal lang. This is, normally, we call it pako dito sa atin. Ayan. Mura ko lang itong nabili. Parang 50 ba? 50 for 3 or ganun. Next, ito, isa ko pang favorite. Parang lahat naman favorite ko eh. Yung silver lace fern. Ayan, tignan nyo yung dahon, guys. Malago na to last time kaso naputol ng mga friend ng anak ko. So, ayan na lang siya. Ayan, silver lace fern. Bigay din sa akin to ni Kuya Francis ng Janelle's Ornamental Trading. Ang dami kong nakuha doon ha. Tapos, ito. Okay, next, ito naman. Kabibili lang namin ito kanina. So, ayan, medyo putol-putol pa siya. Kanina lang namin ito nabili. Hindi din namin alam kung anong ID nito, guys. Ayan. Magkano to? 50? 25. Ayan. Lapit ka naman dito. Okay, next is yung... Ang tawag is oak fern. Hindi ko sure, ha? Please correct me if I'm wrong sa mga IDs ng ating fern. Kasi ang dami talaga nila, hindi nalilito na rin ako. Ayan. Kaya na din ang bumila. Kaya na rin ang bumila. Bilangin mo na lang sa pag-ID mo. Ito, iba pa rin ito doon sa pinakita ko kanina. Kasi yung kanina, di ba, parang magkakapareho sila, pero hindi sila magkapareho, guys. Yung kanina, yung ngayon lang, yung awkward. Kunin mo, pagtabihin na natin. Para makita yung difference. So, hindi rin sila magkapareho, guys. Lips. Ayan. So, halos magkakahawig. Kaya minsan, pag bibili ako ng fern, iniisip ko, meron na ba akong ganito? Kasi nga, halos magkakapareho sila. Pero pag pinagtabi-tabi mo, magkakaiba talaga yung dahon. Yung isa velvety, yung isa hindi. May velvety? Velvety? Ano yun? Ito, ganun. Ito, ang pinaka-importante at pinaka-kailangan nating fern ngayong mag-graduation. Ito ang tinatawag na graduation fern ni Jen. Corsage fern daw, graduation fern. So, ang tinatawag din natin dito is asparagus fern or plumosa fern. Guys, hindi rin to fern ha. Hindi to fern. Family din to ng, aray ko, may tinik, ng mga asparagus. So, hindi siya fern. Eh, ba't tinawag na fern? Hindi ko din alam eh. Kasi, maraming tinatawag na fern, pero hindi talaga sila fern. So, napapagkama lang. Huwag mo na akong tanungin ng mga ganyan-ganyan. Girl, basta pakita na lang natin. okay, next, etong, hindi din namin alam eh. Basta, Boston fern. Mermaid's fern. Mermaid's fern, pangalanan lang natin. Kasi yung dulo niya, doon nagkakaroon ng mga split nagkakaroon ng madaming tubo ng stem. So, hindi din namin alam kung ano natin. To. Sa Arzagas Garden namin to nabili, guys. Ayan. I think 50 pesos ko lang to nabili.
So, ang ganda mermaid niya. Mermaid fern. Ayan, kung nakikita nyo, dry pa yung mga soil. Inaantay ko kasing umulan. So, uulan na. Mamaya, masaya na sila. Uy, ano po ba? My God, anong oras na? Ito. Pakita na lang natin mabigat. Guys, bawal ako magbuhat ng mabigat. Ito, ang tawag dito? Foxtail fern. Ayan, hindi rin to guys, fern. Basta yung mga hindi fern, sinama ko pa rin dito because tinatawag pa rin natin siyang fern. Hindi siya fern kasi ito may mga bunga yan, may seeds. So, hindi siya fern, guys. Next, ito naman. I think this is Pteris. So, correct me if I'm wrong. Ayan, maganda din yung mga tubo nito, guys. Kasi ganito, may pahaba-haba siya. So, ang ganda nito pagka mas malago. And this is my social na fern. Ewan ko, nasosocialan ako pag nakikita ko siya. This is a Kenzoy fern. Ayan. Ang ganda din ito, guys. Nabili ko to sa Rain Maze Garden kay Kuya Manning Garden. Ayan. Sa Tagaytay yun, yun. Sa Tagaytay namin to binili, nalaki guys. Nalaki yan, di ba? Nalaki to, oo. Tapos, ito, parang katulad din to nung kanina. Ito, no? Kasi halos magkakapareho, pero parang iba pa rin, guys. Wala rin kaming idea. Pasensya na kayo. Pa-ID na lang. Okay, next is, ang sabi ni Miss Con, black gnome fern daw to. So, pagka tumubo siya, ganito siya. Peachy-peachy yung kulay niya. Peachy-peachy. Parang kakanin lang. Tapos, sobrang lambot niya, guys. Sobrang lambot, pero pag nag-mature na siya, ang tigas na niya, sobra. And medyo prone to siya napuputol agad kasi nga sobrang tigas niya. So pagka natamaan niyo siya, ayan, medyo napuputol. Ayan, sobrang gustong-gusto ko din 'to. I bought this for 600 pesos sa Arzagas Garden. Next, eto. Guys, hindi ko din alam yung asa pa kayo na alam ko yung pangalan. Parang million something eh. Or isang dakot. May mga ganun-ganun basa, hindi ko na alam ang tawag. Pero fern din daw to, guys. Marami ako na to. I think I have 3 na ganito. Ito lang yung pinaka-lush. Next is, yung susunod natin is, ano ba yung tawag nila dito? Giant fern din yung tawag nila dito eh, di ba? Pero I think, di ko rin sure kung Peruvian to. Yung pamangkin ko. Ayan. Sobrang ganda din ito, guys. Siguro lalaki to. Parang Peruvian, ganyan. Tapos may tumubo na isang variety pa rin ng fern to, guys. I think Ludens din to. Ibang form lang nung leaves. Kasi marami ding Ludens. Meron pang heart. Okay na? Alright, next is yung... Ano tawag dito? Coin fern. Ayan. Kano ba natin nabili ito? Parang 50 or 200? 100? 1,000? 100. Oh, wala lang 1,000 fern. Hoy, may 900 akong fern. 1,000 yung pinag-uusapan natin. So, ito yung coin fern. Ayan. Ang ganda din ito, guys. So, pagka lumago na siya. Susunod natin is yung, ito naman yung susunod yung butterfly fern daw yan. So, mga baby pa to kaya pinapalago na lang natin. Madali namang mag-alaga ng fern, guys. Madaling tumubo. Naksang yabang, madaling mag-alaga. Ano pa? Ito! Girl, hindi ko na mag- Next naman, ito. Tuwan-tuwa ako dito. Nabili ko sa RC3 Trading for only 250. Ayan, ang laki-laki niya ng dahon. 200 lang, labi ka. 200 lang ba? Okay. Ayan, ang laki ng dahon niya, guys. Tapos, ito bagong tubo lang niya. Tapos, ang laki agad. And, tignan nyo. Hindi namin alam yung ID. Para kang may pet, oh. Parang dog. Nakikita ba din? Grabe talaga yan, guys. Oh, ang cute. Tapos, dito siya tumutubo. Ayan. Ganda niya. Ating crocodile fern. Ayan. Bigay din to sa akin ni Kuya Francis. Grabe, ang daming binigay sa akin ni Kuya Francis, no? Ito may mga brown tips na siya. Ayan. Ganda-ganda yan, girl.
girl. At eto pa, hindi ko pa pala ito napakita. Yung paw, ano ba yan? Bear paw fern. Kasi parang bear daw yung paa ng bear, ganyan. Nakalimutan ko na kung magkano ko nabili to. Parang sa nabili ko to sa Joey's Garden. So yung mga nabanggit ko, siguro lalagay ko na lang sa description box para mapuntahan nyo yung kanilang garden. And then next, eto yung cotton candy fern. Ayan. Cotton candy fern yung tawag nila. And alright guys, so we're done na sa aking sa aking fern collection. So sana nagustuhan nyo itong video ko na to. And sana nabilang nyo ang aking fern collection kasi parang hindi ko na siya nabilang. And syempre, madadagdagan pa yan kasi meron pa akong mga gustong bilihin na fern. So ayun lang. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe to my channel, Roots.